Yo, what's up mga Team Mitikuloso? For today's episode, usap ang plastic protectant naman tayo o yung ginagamit nating panlinis, pampakintab at pangprotect sa ating mga plastic material sa ating sasakyan at sa motor. So a year ago, no? O 10 months ago, ginawa na natin itong vlog na ito, no? At ito yung naging subject natin. So kung maalala nyo, sana check nyo na lang dyan sa YouTube channel natin para makita nyo yung mga different products na in-apply natin dito at makita nyo yung review nyo o yung pinaka feedback niya nung chemical mismo. So, dahil may bago tayong set of products, yeah! So, andito siya. Papakita ko dyan sa screen. So, galing yan kay Tonyin. So, Tonyin Car Care Products. So, binigyan nila tayo last weekend. No? Nagulat nga ako. Dumating sila dito. At, inintroduce nila itong product nila. So, ang gagawin natin, i-review natin siya kung okay ba siya. Nang sa gayon, eh, pwede nyo ba gamitin? So, ang gagawin ko, gagamitin ko ulit itong panel na to at ilalagay ko yung plastic restorer nila. Ayan, si Tonyin. So, ilalaban natin siya sa ibang dressing katulad ng mga water-based. Katulad itong mga dressing. Itong dressing na to, ano to eh, parang lotion gel type. So, doon ko siya ilalaban sa katulad niya. So, shoutout nga pala kay Tonyin. Ah, maraming salamat sa tiwala. So, ang mga binigay nila sa atin ay ito. So, binigyan nila tayo ng ceramic crystal coating wax. Ceramic crystal coating wax. Bali, ito pang black. Tapos, ito pang gantong color. Tapos, binigyan din nila tayo ng fallout, ng ceramic spray, parang quick detailer spray to. At ng plastic restorer, which is yun yung gagawin natin vlog ngayon. So, ano pang iniintay natin? Game. Gawin natin, katulad ng ginawa natin dating sistema. So, ayan, game, nahandaan natin yung panel. Nalagyan na rin natin siya ng mga tape. So, ito yung magiging mga kalahok natin sa review na to. So, andito si solution finish. Pero hindi natin siya i-apply. So, mapapansin nyo yung panel mismo. Black pa siya, no? Kaso, wala siyang gloss. Pero yung pagka-restore niya is okay naman. Kung maalala nyo, tagal na nito. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin. So, yan si solution finish. Yeah! Then, si chemical guys, BRP. So, nagkakahalaga naman to ng 1,000 pesos. Si solution finish pala, yung ganito kalaking bote is around 3,000. Si chemical guys is 1,000 man. So, oil-based ito at water-based naman ito na dressing type o gel type, parang lotion. So, andito si Tonyin. So, ito yung binigay natin. No? Salamat ulit. So, ganun din siya. Gel type, parang lotion. So, ang halaga naman ito is 750. So, dito natin siya ilalagay. So, si Mothers naman, nagkakahalaga ito ng 600, 600 plus. So, ayan. Mothers, back to black. So, pareha sila, no, ng sinasabi na plastic restorer. Tulad nito. Then, meron dito, ito, si Pearl. At si Pearl naman ay water-based. So, dilutable to titimpla to. Depende sa dilution ratio nyo. Pwedeng 1:1, 1:3. Kung saan nyo gagamitin. So, hindi natin siya ilalagay dito. Since ano siya, ano, spray type siya. Ito kasi, parang yun nga, lotion. Ito naman, pang spray. Parang katulad nito, si Magic Gatas. Si Magic Gatas naman is, kakalaga ito ng 100 pesos. So, yan si Wow Magic. Magic now, wala later. So, yun, lalagay na natin siya dito. Para makita natin. Okay, umpisahan natin. Umpisahan natin kay Mothers. Shake muna natin. Na-pre-wash ko na itong panel, no? So, kailangan malinis na malinis bago natin paglagyan para yung ban niya makapit na makapit. Ay! So, check natin. So, ito siya. Ito yung hindi pa nalalagyan. And si Mothers. Glossy siya, ano? Sintayin na natin matuyo. Ayan, natutuyo siya. So ngayon, lagyan muna natin si chemical guys muna. Iulin natin yung bigay sa atin na item, which is yung Tonyin. Ayan, si chemical guys naman, BRP. Lagi natin siya shake bago tayo gumamit, no? So, yung amoy nga pala ni Mothers, yan,
Yung amoy niya mismo, parang amoy ano? Amoy plastic balloon. Si BRP naman. Ayan. Amoy naman ito. Ito parang may scent eh. Mabango siya. Sabi niya dyan, super shine. Tignan natin. Ilagay muna natin. Ayan, check natin. Super shine talaga siya. Amoy ko pala siya kay Mothers. Sa amoy, ang bango ni Chemical guys. Puro amoy lang ba siya o ano? Si plastic balloon, ang amoy. At ito naman, ang bango eh. Anong amoy ba to? Basta mabango siya. So, dito naman tayo kay Tonyin. So, subukan natin siya ilagay. Game, kay Tonyin tayo. So, hindi pa natin ito nabubuksan, no? As in, literal, ngayon lang natin gagamitin. Ayan, nakasealed pa siya. So, tanggalin muna natin. Tanggal. Ayan. Ayan, balik natin. Ayan, bukas na siya. Balik natin yung tarep. Shake, shake, shake. Ganito lang yung opening niya. Parang literal, parang lang maglo-lotion. Halos lahat naman siya ay shiny. Shiny naman lahat. So, personal ah. So, check natin after a few minutes kung malangis ba siya o mga ganun. So, cut ko muna tapos patuyin natin ng konti. Then, check natin. So, para mas matuyo siya, ilabas natin siya. Ilagay natin siya sa arawan. So, ito si Solution Finish. Ito si Chemical guys. Then, ito si Tonyin. Then, ito si Mothers. Yan, check natin. Palawin natin siya ng mga kahit isang oras. Then, balikan natin. Then, check natin siya. So, dito pa lang mapapansin nyo si Solution Finish. Parang wala siyang kintab, no? And the rest, makikintab. Yan ang lamang ng water base sa oil base. Mas makintab talaga yung mga dressing. Yun nga lang, sa durability, syempre, mas tumatagal si Solution Finish. Pero kung habol nyo ay kintab, dito kayo sa dressing. So, hindi naman laging dapat na lagyan natin ng trim restorer, lalo na kung bago pa yung sasakyan o yung plastic material. Kaya syempre, ba't natin i-restore, ay maayos pa. So, ginagamit lang natin si Solution Finish pag gusto natin i-restore yung pinaka-plastic natin. So, game, ayan, nabilad na natin siya ng at least 30 minutes. Dito sa angle na to, tinanggal na natin yung tape, ano? So, parang yun yung control center niya. Yan yung hindi natin nalagyan. So, makita nyo dito si Solution Finish. Talagang wala siyang kintab. Pero na-restore niya. So, syempre, consider din natin na in-apply natin to a year ago. So, kahit pa paano, meron pa rin. So, dito, ito si Solution Finish. Tapos ito yung tape. Papansin nyo yung diferensya nung tape sa wala. Then, ito si Chemical guys. Then, ito si Tonyin. Then, ito naman si Mothers. Dito pa lang makikita natin na parang humina yung gloss ni Mothers. So, nag-i-stand ngayon dito is si Chemical guys and si Tonyin. So, okay din si Tonyin, no? Sumasabay siya, no? Ayan siya. Tapos maya-maya ipapasok natin siya ulit sa bahay. Then, check ulit natin. 30 minutes pa. So, ayan, game. Check natin. Makalipas ang isang oras. So, ayan, napapansin nyo, nasa arawan siya. So, naka-isang oras na tayo, no? So, dito sumalayong angle. So, makita natin kung ano yung makintab, no? At wala na si... Wala talaga kintab si Solution Finish. Matte finish lang talaga siya. So, ayan. Dito sa angle na to. Ayan, kitang-kita dito. So, dito makintab pa rin yung dalawa. Si Chemical guys at si Tonyin.
si Mothers medyo ano na siya, wala na siyang kintab, pero andun pa rin yung pagka-restore niya ng black. Sa glossy lang nawala na siya. So hindi talaga Mothers knows best, no? Minsan Fathers yan eh. So ayan siya, pwede natin siya ipasok para ma-feedback o ma-review natin sa inyo kung ano ang datingan itong mga to. So ayan game, ito yung result niya pagkatapos natin siyang ibilad ng isang oras. So dito pala makikita nyo na parang nag-paid na si Mothers. Then sa dalawa, si Tonyin and si Chemical Guys is glossy pa din. So check natin na malapitan. So ayan, may kintab pa rin siya si Mothers. Kaso lang, hindi na siya kasing kintab ni Tonyin and ni Chemical Guys. So sumasabay sila parehas, no? Halos sabay lang si Tonyin sa si Chemical Guys. So ang pinagkaiba lang nila is si Chemical Guys is 1,000 pesos and si Tonyin ay 750 pesos. So mas mura siya ng 250 kung sumasabay naman siya. Dito na kay Tonyin. So yung texture niya ito, yung hindi naman siya malangis. Katulad nito, hindi malangis. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa yung presyo at yung amoy. Si Chemical Guys, kung gusto niyo mabango, dito kay Chemical Guys. Dito kay Tonyin, amoy lotion talaga siya, literal. Tapos, ito si Mothers, back to black. Sandali lang yung gloss niya, naarawan lang siya, nag-paid na siya. So, ito nga pala yung control panel natin. So, makita nyo, nagawa naman ni Mothers yung pag-restore sa kanya. So, yun nga lang, itong tatlong to, once na hugasan natin to, sigurado mawawala to dahil water-based ito. Kaya usually, pagka ganitong dressing, tumatagal lang mga few weeks, mga ganun. Pag nabasa, medyo paid ng konti. Kung ikukumpara natin yung solution finish. Si solution finish, ayan siya. Ito yung control panel natin. Then, ito siya. Nakita nyo naman, na-restore pa rin. 1 year ago na to ah. Hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Kaso nga lang, kung hanap nyo ay gloss, wala si solution finish nun. Ang sana nga lang, meron silang parang booster na ina-apply para maging gloss din siya. Kanya-kanyang trip yan. Kung gusto nyo makintab, kung gusto nyo matte finish lang. Nasa inyo yan. So, yan. Pwede magtanong dito, pwede naman magic gatas lang tulad nito. Kasi syempre mura lang, edi pag nawala yung kintab, reapply lang kayo na reapply. So hindi ko lang alam kung ano yung pinaka content nitong magic gatas, no. Pero kung nagtitipid ka, edi gumamit ka lang, gumamit ito. Pero para sa akin kasi, kung magtitipid ka din lang, kung ilang application nito, 100 kasi ito eh, 100, edi aabot ka din sa ganitong mga presyo. Kaya sa akin, mas advisable ko yung mga ganitong product specifically para dito sa mga plastic na to. Kasi hindi ko alam kung talaga nagpo-protect yung magic gatas na to. Baka mamaya, literal na gatas lang to. So, ayun ang review natin dito. So, ayan siya. So, dito na natatapos ang ating vlog for today. At sana ay naibahagi ko sa inyo to ng maayos. Itong plastic restorer ni Tonyin. So, si Tonyin para sa akin, ito ay approved. Siyempre. So next week o sa susunod na vlog natin, ang iba vlog naman natin is yung bigay din sa atin ni Tonyin, which is yung ceramic crystal coating wax. Ito siya. So face wax to, no? Itatapat natin siya kay puso coat. Yan. Abangan nyo na lang yung next vlog natin. So sa mga gustong makagamit nito, lalo na sa mga kakilala ko o nasa kapwa ko planta sa Mitsubishi, so pwede ko ipairam sa inyo to para masubukan nyo din. So, ganoon naman ang ginagawa ko, no? Katulad nung binigyan tayo ng solution finish Philippines ng isang item nila. So, ang ginawa natin, binagay din natin para malaman nila kung effective nga ba. Tapos, ayun, saka na lang sila bumili. Parang ganoon ang gagawin natin sa mga ganito. So, yun lang. Maraming salamat mga Team Mitikuloso. At least, subscribe to my YouTube channel. Yun lang. Salamat.